Mga idol at kabayan, India, itinodo na ang pagtulong at suporta sa Pilipinas. India nag-offer ng open credit line para sa Pilipinas para matugunan ng bansa ang pagpapalakas ng puwersa nito. Ayon sa offer ng India, gusto nitong mag-supply ng mga kagamitang pang-depensa sa Pilipinas, kabilang na ang mga naval assets at iba pa. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, nasa negosyasyon ngayon ang India at Pilipinas para sa karagdagang Brahmos missile para naman sa Philippine Army bilang ground-based anti-ship missile nito. Kapag na-deploy na ng Pilipinas ang Brahmos missile sa Palawan, hindi na magiging ligtas ang mga barko ng China sa Spratly Islands, lalong-lalo na sa Ayungin at Sabina Shoal. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. Pag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Inihayag ng bansang India ang kanilang patuloy na pagtulong at suporta sa Pilipinas sa pamamagitan ng concessional line of credit offer para tulungan ng Pilipinas na pondohan ang defense modernization program ng bansa. Ang concessional line of credit, ito ay isang pautang na pwedeng bayaran ng mas maraming taon at merong mas mababa na interest rate kung ikukumpara sa mga inaalok sa pandaigdigang merkado. Grabe mga kabayan, pati India ngayon, isa na rin sa mga bansang nais mapalakas ng gusto ang Pilipinas. Ang offer ng India ay naganap sa panahon ng ikalimang Indian-Philippines Joint Commission on Bilateral Cooperation o yung tinatawag na JCBC na pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ng Pilipinas at ng kanyang counterpart sa India na si Minister of External Affairs Jaishankar. Ito ay 29 ng Hunyo sa New Delhi, India. Ano ba ang pwedeng ibentang pangmalakasan ng India sa Pilipinas? Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ginawa ito ng India dahil nasa negosyasyon sila ng Pilipinas para sa proyekto ng Philippine Army na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3. Taong 2021 pa kinumpirma ng Philippine Army na kukuha ito ng Brahmos Medium Range Ramjet Supersonic Cruise Missile. Ngayong Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3, ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Sarces Trinidad, ang Brahmos ay magiging sagot sa kinakailangan ng Philippine Army bilang ground-based anti-ship missile. Lilinawin ko lang mga kabayan, ito ay iba pa sa tatlong battery ng Brahmos missile na nabili ng Philippine Navy, Philippine Marine Corps, na kung saan darating ang unang batch ngayong Disyembre ng taong kasalukuyan. Kapag nakuha na ng Philippine Army ang dalawang batteries ng Brahmos Medium Range Ramjet Supersonic Cruise Missiles, ito ay mapapasailalim ng Army Artillery Regiment. Ang ground-based anti-ship missile system ng Philippine Army ay dinisenyo upang ilunsad sa kalupaan upang tamaan ang target sa karagatan. Ito ay magsisilbing karagdagang layer ng depensa ng Pilipinas upang supilin ang mga sa ating bansa. Kapag dinikoy na ng Pilipinas ang ilan sa Brahmos missile nito sa Palawan, hindi naligtas ang mga maagresibong barko ng China na umaalagid sa Spratly Islands. Dahil sa kakayahan ng Brahmos na tamaan ang target sa layo na 250 hanggang 300 kilometer, kayang-kayang tamaan ito ang mga barko ng kalaban sa Sabina Shoal at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Maliban sa Brahmos missile, nais din ng India na mag-supply ng mga naval assets sa Pilipinas, pagpapapalawak ng pagsasanay at magkasanib na pagsasanay sa maritime security at pagtugon sa kalamidad. Dagdag pa ng India, ang open credit line ay nakadepende sa mga kinakailangan ng Pilipinas. Tamang-tama ito sa pagpuporsige ng Marcos administration na mapalakas ng gusto ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Well, isa lang ang nais ipahiwatig ng India sa Pilipinas dahil naniniwala ang India sa pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling laban sa China na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.